Hi mga Cubs, PJTV ako pa ito sa nasabuting kalagayan at malusog yung pangangatawan. Ano pa? Click mo na ang notification bell sa YouTube channel, sa Facebook page paki-follow, sa TikTok account pa-follow na rin. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like and share ha. Tara, umpisa na natin ang video, ang topic na mainit-init pa. Let's go! Mga Cubs, nagkakabookingan na nga sila. Ha? Malapit na talaga. Ha? Malapit na. Malaman ang koneksyon ni Michael Young at ni Duterte patungkol nga dito sa Pogo na talaga naman talamak ng mga krimen, talamak ng mga illegal. At dahil nga dito may mga Chinese national din na nakakapasok sa Pilipinas dahil pumapasok sa Davao, kumukuha ng birth certificate para maging Philippine citizen. Grabe ang dayaan na nangyayari sa Davao ng gagaling. Nako, delikado na naman ito si Duterte. Ito yung video, panoorin nyo. Kasi tahimik si Duterte patungkol sa issue nito kay Michael Young eh. Tahimik siya. Mahalata naman kasi madaldal to, di ba? Kung ano-ano sinasabi kay BBM. Pero ngayon, na nakukonnect na naman si Michael Young sa kanya at sa Pogo. Nako, delikado ka ngayon, Duterte. Panoorin yung video na to. Nakakabinging katahimikan. Ito ang sagot ni Duterte sa samut-saring isyong ibinabato sa kanya, lalo na ngayong ang kanyang presidential advisor at BFF na si Michael Young ang napag-alamang utak sa likod ng malaking sindikato ng droga at illegal na pogo sa bansa. Sa hearing sa Senado, isa na namang personalidad ang naungkat, si Hong Jiang Yang. Walang iba pala kundi ang kapatid ni Michael Young na nadiskubre ng Anti-Money Laundering Council na konektado sa Baofu Land Development Incorporated kung saan si Bamban Mayor Alice Goh ay isang incorporator. Amiangans naman ng Kamala pa iimbestigahan kung paano nabigyan ng birth certificate ang mayigit 200 Chinese nationals sa Davao. Nadiskubre ito matapos magtakang mag-apply sa Philippine passport ang isang Chinese national gamit ang peking dokumento sa Davao City. Himihinalang mula Davao ay pinapadala ng sindikato ang mga ito sa iba't ibang illegal na pogo sa bansa, kabilang mga nasa Tarlac at Pampanga na pinapatakbo ng grupo ni Aris Go at Harry Roque. Ang tanong, kailan pa ito nangyayari? Ilang libong inchik na ang illegal na nakapasok sa bansa at bakit nila napiling pumasok sa Davao? Ang balwarte ni Duterte. Kagagawan na naman ba ito ng kanyang kanang kamay na si Michael Young? Tiyak hibit balikat na naman ang sagot dito ni Duterte. Tulad ng kanyang refremikan sa kabila ng patong-patong na aligasyon laban sa kanyang sanggang dikit na kaibigan na si Michael Young. Nagtataka lang ang taong bayan. Bakit ang dating matabil ang dilang si Duterte tahimik at tameme ngayon?